أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد Magandang gabi po sa inyong lahat, mga kababayan namin, at assalamu alaikum sa ating mga kapatirang Muslim. Sa gabing ito ay meron tayong panauhin sa ating usapin ngayon, at una ko siyang ipapakilala. Siya ay kasalukuyang nagtatrabaho bilang tagapagsalin tagapagpalaganap ng Islam dito sa lungsod ng Riyadh. At ipapakilala ko na sa inyo si Ustad Ismail Kacharo. Assalamu alaikum, brother. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman kathira amma ba'd. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah subhanahu wa ta'ala sa gabi pong ito ay ating pag-uusapan insyaallah subhanahu wa ta'ala ang mga bagay na kung saan may kinalaman po sa mga kababayan nating hindi pa pumapasok sa relihiyong Islam, particularly dito po sa gitnang silangan. Kapatid Ismail, marami sa mga kababayan nating galing ng Pilipinas upang magtrabaho dito at sila'y naghahanap buhay. Paano naman natin maipapasok sa kanila o di kaya maibibigay sa kanila ang impormasyon tungkol sa Islam para naman hindi naman maapektuhan ng kanilang gawain, di kaya kanilang trabaho? Ano po ang ginagawa ninyong mga programa dito? Sa kasalukuyan po, siyempre sa ating tanggapan, sa Islamikong tanggapan sa amin, lalong-lalo na partikular sa Rauda, na kung saan matatagpuan ko ito sa King Abdullah Road, insyaAllah subhanahu wa ta'ala, napakadaling tuntunin kung sakaling sasadyain ng sino mang kababayan nating naghahanap ng kaalaman tungkol sa Islam. Unang-una po, kapatid na Abdul Fattah, ay marami po kami mga programang isinasagawa ngayon sa Rauda. At kabilang dito ay yung pamamahagi ng mga pampleto, mga pagbasahin, o hindi kaya pamamahagi ng mga tapes na mapapakinggan, o di kaya mga CD na kung saan ito po ay ibinibigay namin ng libre para sa mga kababayan namin. Meron po kaming program na kung saan individually, kung meron po kami makakasalubong halimbawa sa isang daan halimbawa, o di kaya sa mga tindahan, o hindi kaya talaga minsan, sinasadya namin, kinakausap namin ang employer nila sa trabaho nila, pinupuntahan namin sa kanilang trabaho at ipinapaalam namin sila na kung pwede at maaari, sila ay aming kakausapin, papaliwanagan, unang-una hindi sa kanilang karapatan, unang-una dito sa Saudi Arabia, mga kultura about sa Islam, sapagkat mahalaga yan eh. Total, sila ay nandito sa Saudi Arabia at namumuhay sila dito, marapat sa kanila na maintindihan nila at maunawaan nila yung mga kultura ng mga taga dito. Kasi minsan nagkakaroon ng hindi pagkakaunawaan, nagkakaroon ng sabihin, hindi nila naunawaan talaga, ito pala ay bawat, ito pala ay pupwede, ito pala ay... So, mas magandang sila ay aming sinisimulan sa ganung pagpapaliwanag muna bago namin sila kakausapin talaga ng personal about sa Islam. Kapatid, sa pagpapaliwanag ninyo hinggil sa Islam, kayo ba ay... nagbibigay ng ilang mga halimbawa hinggil sa kung ano yung mga naging experience ng mga Pilipinong nag-Muslim noon, katulad ng sa iyo, ikaw ay dating hindi Muslim, di ba? At ano yung naging experience mo sa Islam? Ngayon, ano naman ang bagay na naipapamahagi ninyo tungkol doon? O di kaya ito ba ay masyadong epektibo sa mga hindi Muslim, ang pagdadawa ng isang hindi Muslim? O di kaya dating balik Islam, di kaya ngayon balik Islam na? Unang-una, kapatid na Abdullah, para sa mga kababayan po natin na kung saan kinakausap namin, napakarami pa maraan na kung saan pa pinapaliwanag namin sa kanila yung tungkol sa Islam. Napakarami pa maraan. Unang-una po dito, siyempre, sinasabi namin sa kanila na ang Islam ay hindi isang bagong relihiyon na kung saan ngayon nyo lang narinig dito sa gitnang silangan. Bagkos, sa Pilipinas, sa bansa mismong kanyang pinanggalingan, meron kang maririnig, o di kaya maririnig nila, mapapanood nila sa tri-media, sa telebisyon, sa radyo, at saka sa dyaryo, na kung saan merong mga tao tinatawag na Muslim, na alam nila na yung mga Muslim nila, ang relihiyon nila ay Islam. At itong bagay na ito, ito laging ang aming ipinapambungan sa kanila para nakakaramdam sila, sabihin, ng
nang hindi naman talaga strange kung baga sa kanila ang Islam meron sa atin. Kaso nga lang, yun nga lang ang ating binibigyan lagi ng pansin kapag nababanggit natin ang Muslim, ang Islam sa Pilipinas. Alam nyo naman siguro, natural yon sa isang Pilipino, sasabihin nila, bakit ang mga Muslim sa Pilipinas, bakit sila ay ganito, bakit sila ganyan, ibig sabihin negatibo ang kanilang pang-unawa hinggil sa Islam. Kaya pagdating dito sa bagay na to, dito na tayo pumapasok sa kanila, sa mismong pagpapaliwanag ng pinaka-sentro ng kahulugan ng Islam. Okay. Napakaganda po ng ating usapin, mga kabayan. At itatanong ko ngayon, ano yung madalas na itatanong sa iyo na hindi Muslim, lalong-lalo na yung interesado tungkol sa Islam? Pagkaiba ho kasi ang isang taong nagsasaliksik ng kaalaman, meron naman nagtatanong lang siya for the sake of knowledge, sabihin nagtatanong lang pero hindi naman talaga niya balak na tanggapin yung sinasabi mo, gusto lang niyang malaman, at meron din naman talagang gusto niyang magtanong para siya ipapasok sa Islam. Kung halimbawa ang isang taong nagtatanong tungkol sa Islam ay nakita naming gusto talaga niyang pumasok sa Islam, sinisimulan namin siyempre sa isang simpleng pagpapahayag sa kanya na ang Islam, unang-una, hindi ito bagong relihiyon at hindi ito kaiba sa ibang mga relihiyon na kung saan nakikita niya. Pagkos, meron itong pinagkapareho, sinasabi lang, common denominator sa ibang relihiyon. Halimbawa, sabi ko, sinasabi namin lagi sa kanila na ang pinakamahalaga ngayon sa atin ay ang maniwala tayo sa nag-iisang Diyos. Pinakailangan natin yun eh. At dinagi namin ipinapaalam sa kanila at sinasabi, kayo ho ba? Halimbawa, bilang Pilipino nga, ilan ho ba ang Diyos na pinaniniwalaan ninyo? So nagkakaroon ngayon ng kumbaga common na pwede nating pag-usapan tungkol sa Diyos, iisang Diyos. Okay. Kapatid Ismail, maaari mo bang bigyan ng konting pagkakataon na ipaliwanag mo kung ano ba talaga sa isang bawa sa isang hindi Muslim na kaharap mo ngayon, kung ano ba talaga ang Islam? Okay. So sa ngayon po, inshallah subhanahu wa ta'ala, ating ipapaliwanag ng maiksing pagpapaliwanag, inshallah subhanahu wa ta'ala, ang kahulugan o yung ibig sabihin talaga ng salitang Islam. Kasi minsan, kapatid na Abdul Fatan, sila ay minsan parang natutuliro o di kaya nalilito sila. Ano ba ito? Minsan naririnig namin Muslim. Minsan naman Islam. Ano ba itong Islam? Ano ba itong Muslim? Unang-una kapatid, para sa mga kababayan namin ngayong nanonood na hindi pa Muslim, kung gusto nyo talagang malaman syempre ang Islam at ang Muslim, syempre unang-una nyo gagagawin, magpupunta kayo sa isang tao na kung saan Muslim at nakakaalam siya tungkol sa Islam. Alam niya Islam. Ngayon, pag sinabing Islam, alam natin na hindi natin mauunawaan ang isang salita, liban na lamang na kung saan ito ay pinag-aralan natin. Kung Tagalog halimbawa, tayo ngayon nag-uusap sa salitang Tagalog, Tagalog, pag sinabi ko sa inyo ngayon na magsasaka, madali mo siyang mauunawaan sapagkat Tagalog. Pero pag ang isang taong nagsalita, halimbawa, hindi siya, ang kanyang salitang ginagamit ay hindi Tagalog, hindi niya mauunawaan kung ano yung sabihin ng Islam. Usually, ang kung mapasok sa utak ng isang tao, pag sinabing Islam, sabi nila, ito ay relihiyon ng mga taga-gitnang silangan, mga Arabo, sabi nila, ito ay relihiyon ng mga taga-Mindanao, lalo-lalo sa Pilipinas, taga-Mindanao, at ito naman ay relihiyon ng mga, sabi nila, nakakumbong o nakatarha, sabi nila, yan ang ibig sabihin ng Islam. Pero kung talagang pupuntahan mo ang ibig sabihin ng Islam, mamamangha ang isang tao eh. Pag sinabing Islam kasi, ang karaniwang nababasa sa pampleto ngayon, sinasabi nila, na ang Islam ay kinuha sa salitang Arabic, sa salitang ugat, na salam. Na ang ibig sabihin ng salam ay kapayapaan. Minsan naman, pag narinig ng mga kababayan natin, ang kapayapaan ay yun pala ang salitang ugat ng mga ng Islam, pero ang mga Muslim parang hindi ata mapayapa. Hindi ba? Ganun ang kanilang reaksyon. Sa Mindanao lang. Ganun na. Ganun talaga ang kanilang unang impresyon sa mga Muslim. Parang bang traitor na kapag hindi mo sabihin, dapat mag-iingat kapag kasama mo daw ang Muslim. Pinapaliwanag natin sa kanila, ang Islam ay salitang ugat, galing sa salitang ugat na salam, nang ibig sabihin ay ganap na sabihin pagkapayapaan pala, kapayapaan. Ngayon, kung gagamitin siya sa terminolohiya, sabihin sa relihiyon talaga gagamitin siya, ang ibig sabihin kasi ng Islam, ito yung pagpapasakop ng isang tao at pagsunod niya at pagsuko niya at pagtalima niya sa utos ng nag-iisang Diyos. Lagi natin sinasabi, utos ng nag-iisang Diyos. Yung kanyang kapahayagan, ang kanyang katuruan. Ngayon, sino ba naman sa atin ang ayaw sumunod sa utos ng Diyos? Kumbaga, kahit sino ba namang reliyon ngayon sa buong mundo, ang lagi nilang sinasabi at lagi nilang ipinangangalantakan, sila ay naniniwala sa nag-iisang Diyos, sumusunod sa nag-iisang Diyos. Sa Islam, talagang totoong sumusunod sa Diyos. Kaya ang mga Muslim, makikita mo kung ano talaga yung kanilang nasa kanilang libro, ipinapatupad nila. Hindi ho ba, kapatid na Abdul Fatah, ang mga Muslim, sila ay kilalang kilala
na hindi kumakain ng baboy. Tama. Tama. Samantalang hindi lang ho naman ang Islam ang nagsasabi na ang baboy ay bawal. Diba? Pero bakit sila nakikilala sa ganun? Bakit ang mga Muslim nakikilalang 5 beses magdasal sa loob ng isang araw? Bakit? Kasi nga, yun ang katibayan na ang mga Muslim talagang sumusunod, sumusuko at tumatalima kung ano ang ipinahayag sa kanila ng kanilang Panginoon. Brother Ismail, at gusto yun naman natin ay wala na tayong oras at bilang panghuli, asahan natin at hilingin natin kay Allah na magkakaroon tayo ng aral sa ping ito at bilang panghuli, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.